Good day guys! Nagbabalik naman si Chitas. Tayo po ngayon ay magluluto ng pansit gamit yung pasta. Before we start, please like and subscribe to my channel, Chitas TV, and click the bell button below. So guys, ito po yung ingredients natin. Garlic, onion, carrots, pointed cabbage, toasted chicken, spaghetti pasta, chicken cubes, 1/2, garlic powder, salt, 2 tablespoons of soy sauce, and black pepper. Alright guys, check natin yung frying pan natin. Kumainit na ba? Kailangan pa tayo ng olive oil. Kahit 2 tablespoons lang gamitin natin. Tapos, spread natin yung mantika para mapantay yung init ng mantika. Pagkatapos ng mantika, lagyan natin yung garlic. Igisa lang natin hanggang mag-golden brown siya. At pagtapos nito, ilagyan natin yung onion. Igisa rin natin. At yung roasted chicken, sabay rin natin sa pag-isa. I-mix nung natin. Pagkatapos ito, lagay natin yung carrots. I-mix rin natin. Pasensya na po, kasi hindi ako marunong na mag Alashep. Ito lang gamitin ko. Para ma-mix lahat. Tapos yung black pepper. Yung salt, ilagay natin. Depende rin nyo kung anong tansya nyo sa alat ng pansit nyo. And then yung garlic powder. Konti lang. Naga garlic powder. And then lastly, yung chicken cubes. 1/2 lang ito na chicken cubes. I-mix na natin gamit yung tong. Pisilin natin yung chicken cubes. Thank you.
Ayan, mix na lahat. Hintayin natin maluto. Konti. At pagkatapos ito, lagyan natin yung soy sauce. 2 tablespoon lang ginagamit ko. At haluin ito mabuti. Okay. Para yung panglasa natin. Mamix yung lahat ng ingredients. Ayan. At next nito ay yung tubig. Kahit konting tubig lang lagay natin. And then i-mix na natin para mas spread yung seasoning at saka maluto yung carrots. Hayaan yung magya, tapos lagay natin yung pointed cabbage. I-mix na natin yung ingredients, yung mga gulay. Pagkatapos, lagyan natin ng space sa gitna para ilagay natin yung spaghetti pasta. At haluin natin yung spaghetti pasta. Pagkatapos ito haluin, hayaan na natin. Tapos takpan. Hintayin na natin maluto yung lahat ng ingredients. Hayaan muna natin to. Hintayin natin ng 1 to 2 minutes para maluto lahat. Ayan, i-check natin kung luto na ba yung pancit natin. Haluin natin konti. Ayan. Ito na po ang ating pancit. Yan. Lagay natin sa plato yung pancit. At isi-serve natin mamaya. Yan. Ito na po ang ating pancit na gamit yung spaghetti pasta. Thanks for watching guys, and shoutout po tayo sa mga supporters natin.